Sabihin ninyo ang Panginoon na kilailang kaniyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Sinabi ni Job, "Aking mga kaibigan, ako'y inyong kahabagan, at sa galit nitong Diyos, ako'y kanyang ibinuwal. Bakit ako inuusig, waring kayo itong Diyos? Di ba kayong nagsasawang pahirapan akong lubos? Sana ang sinabi ko'y maitalat, maisulat, at ito ay magawang isang buong aklat. At sa bato'y maiukit itong mga salita ko, upang sa habang panahoy, mabasa ng mga tao. Alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas, na sa aki magtatanggol pagdating noong wakas. Pagkatapos na maluray itong aking buong balat, ang Diyos ko'y mamamalas kahit laman ay maagnas. Siya'y aking mamasdan at mukha ang makikita ng sariling mga mata at di ng sinumang iba. Ang puso ko'y nananabik na mamasdan ko na siya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligkas ko't huwag kang lisanin. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ako'y nananalig na bago mamatay. Masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala.
ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Diyos ay mag-aari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusuko ko kayo para mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyabak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigan sa kapayapaan ang nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan. Kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong nalalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Tunay nga pong kay buti ng Diyos dahil ngayon ay unang Webes ng buwan ng Oktubre. At sa misang ito, kasakasama po natin ulit ang ating mga kapatid na street dwellers na tinutulungan ng Quiapo Church
sa pamamagitan ng iThursday program. At itong programang ito ay isa sa mga misyon ni Jesus ang tumulong at magmalasakit sa ating kapwa. At tayo po bilang mga Kristiyano, bilang mga binyagang Katoliko, tayo ay nakikibahagi sa misyon ni Jesus at tayo rin ang nagpapatuloy nito. At narinig po natin sa ating ebanghelyo na una nang humirang si Jesus ng 72 para isugo sa mga bayan ng Israel upang ipangaral ang mabuting balita at gumawa ng mga mabubuting kababalaghan. At sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, ito dapat ay ipinagpapatuloy ng bawat mananampalataya na katulad natin na sumusunod sa yapak ni Jesus. Ngunit, sad to say, hindi ganoon ang nangyayari. Marami sa atin ang wala ng pakialam. Marami sa atin ang huminto na at marami sa atin ang nakalimot na rin. Kaya naman ang paalala sa atin ni Jesus ay ito, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. At ito'y nangangahulugan lamang na napakarami ang nangangailangan na matanggap ang mabuting balita, ngunit kakaunti ang nagpapahayag nito. Marami ang mga nauuhaw, ngunit kakaunti ang nagpapainom. Marami ang mga nagugutom, ngunit kakaunti ang nagpapakain. Marami ang mga walang-wala, ngunit kakaunti ang mga nagbibigay. Marami ang mga nalulungkot, ngunit kakaunti ang mga dumadamay. Mga kapatid, ang mabuting balita ay nangangahulugan din ng pagmamahal ng Diyos. Sa pakikinig at pagtanggap natin dito, nararamdaman at nararanasan natin ang kanyang pagmamahal. Kaya naman tayong lahat ay inaanyayahan ni Jesus na ipahayag at ibahagi din ang pagmamahal na nararanasan natin mula sa Diyos. Huwag nating sarilihin ang pagmamahal na ito dahil para sa lahat ang pagmamahal na natatanggap natin. Kaya naman sa pamamagitan ng ganitong gawain, unti-unti rin natin na ipapalaganap ang kaharian ng Diyos dito sa mundo. Pagsikapan lang po natin na maging bukas lagi sa pangangailangan ng iba at huwag magsawang magpakita ng kabutihan sa ating kapwa. Mga kapatid, totoo nga pong kairami na ng mga aanihin at ilan po doon ay nandito po sa aking harapan. Walang iba kundi ang mga kapatid nating mga street dwellers na naghahangad na matanggap ang mabuting balita. Ngunit sino po ang mga manggagawa na mag-aanis sa kanila? Walang iba kundi ikaw, kayo, tayong lahat na nagsisimba po dito ngayon, tayong lahat na patuloy na magbibigay po at mag-aabot, magpaparamdam ng biyaya ng Diyos sa kanila upang maramdaman nila na sila ay minamahal ng Diyos at sila ay hindi pinababayaan nito. Kaya naman mga kapatid, nawa, patuloy nating silang abutin at tulungan sa pagdodonate at pag-i-sponsor ng mga pagkain tuwing iThursday program. At kung sakali po na lumabas man kayo ng bahay at makakita man ng mga katulad nilang mga nangangailangan at kung minsan mga taong namumblema, huwag na huwag po tayong magdadalawang isip na tulungan sila at ipakita din ang pagmamahal natin sa kanila. Kaya naman mga kapatid ko kay Kristo,
sa pagtatapos po ng aking pagninilay, alalahanin po natin na lahat tayong nagsisimba po dito sa Quiapo Church ay may debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. At sa debosyon na iyan, dinadala tayo sa misyon upang ibahagi ang pagmamahal ng Diyos. Nawa tayong lahat ay lumago sa debosyon at patuloy na magmisyon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon ng ani at ipanalangin natin ang mga pangangailangan ng simbahan at ng buong mundo. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, basbasan mo ang aming pagpapagal o Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal o Panginoon. Ang lahat ng sumasampalataya naway maging mulat na tinawag ng Diyos sa pagkapalaganap ng kanyang kaharian ng kapayapaan sa daigdig, manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal o Panginoon. Tayo naway maging mulat sa ating bokasyon na magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa ating pamayanan, manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal o Panginoon. Ang mga magsasakang nagbubunggal ng lupa, naway biyayaan ng mabuting panahon at mayamang ani, manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal o Panginoon. Ang mga may sakit at mga nahihirapan sa buhay, naway makilala ang Diyos na nagmamalasakit sa kanila sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya, manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal o Panginoon. Ang mga tapat na yumao na nagpagal sa buhay na ito, naway tumanggap ng makalangit na gandimpala, manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal o Panginoon. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming makilahok ng masaya sa gawaing pagpapahayag ng iyong ebanghelyo sa pamamagitan ng halimbawa na aming pinakikita sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob nang iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tugon. Sa daing ng mga aba at hihatid sa mga dukha ang magandang
balita ng kaligtasan. Sinugo ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag. Bigyang paningin ang mga bulag, dalhin ang nasa dilim sa may liwanag. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tugon sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medalyon. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikong po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa taglay ang pag-ibig ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba na namin, pinipintuan
namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaranghal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaranghal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaranghal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaranghal ka namin.